Ковка вас там. Wow, one click. Ano mga mukha? Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga katropa. Share ko lang po sa inyo itong naging problema na isa nating idol, no? Customer na dinala sa atin na ito ay 3 days pa lang nung nakabit po yung kanyang stator at bigla na namang hindi umandar. Nawala ng kuryente at shutdown talaga. So nung nasabi niya sa atin na kakapad niya lang stator, ito kaagad yung ating tinumbok at na-trace kaagad natin dito na ito po ay walang kuryente. Ayan. Kaya titingnan natin kung bakit hindi ito nagpro-produce ng kuryente. No, kaya hindi umaandar yung kanya motor, mga idol. Buklasin muna natin para makita ang katotohanan. Yun, no? So, kadalasan kasi itong tatlong alin to rito dumudulas. So, mahigpit naman. Walang problema kasi inigpitan nila. Ayun, nakita ko kaagad. May nakita kaagad akong mali. Mali or problema. Ayan, no? May mga gas-gas. Sana nakikita nyo yung parang paputi-puti. At ito, putol, mga idol, no? Yun, naputol. Okay. So, nakikita nyo, putol siya. Natanggal dyan. Yan. Talagang walang connection na mangyayari. At yung kaputol, no, dyan sa may puno, ay mga sunog, mga idol. Sunog po yung part sa may puno. Tapos may mga balat-balat na. Yan. So, kapapalit pa lang nila ng stator na ito. At yung nakikita nyo naman, na mukhang bago pa naman. Kasi bago naman talaga itong ginabit nila, sabi ng mekaniko. Alright. Pero ayan, oh, no damage talaga. Okay. So sa part na ito, wala tayong magagawa. Magpapalit po tayo ng stator. Ayan, oh, napakarami na po na may mga balat. Okay. So dito naman mga idol ang gagawin nyo. Kasi sabi nung ating idol, yung tatlong kasi yan, yan yung madalas nagkakaroon ng problema, no, kumakalas po sa ating flywheel. Kaya try natin kung mga higpit, no. Itong isa daw yung nagka-problema, ito yun, no. Natanggal nga. So ito yung tatanggalin natin. Ito daw po yung natanggal. Yung dalawa, pinihit ko kanina, ay okay naman, mahigpit naman mga idol. At ito yun lang yung medyo may kalungkutan. Ayun. So sa dulo po, lost trade mga idol, ayan, no. So nakikita nyo. Ayan. Okay. So papalitan natin to para hindi na uli matanggal, no? Mga idol. Ay magpapalit po tayo noon. Kung nakikita nyo, inihigpitan ko dyan. Talagang matigas ka talaga, no? At hinigpitan nga talaga nila. Okay, double check ko lang. Okay naman, matigas naman mga idol. Okay, so kung ayaw nyo mangyari, pwede kayong mag-welding dito mga idol. Yung nut na to, ayan, pwede nyo siyang i-welding dyan sa loob. Dyan, no? Okay, so dito sa case ng ating customer na ito ay isa lang naman yung kumalas at wala namang problema sa tatlo, okay? Sa tatlo, sa dalawa. Kaya itong isa yung remedyuhan natin. Papalitan natin yun. Ayan. Kasi mayroon naman tayo dito mga surplus na ganitong klaseng bolt, mga idol. Ayan, so maglalagay lang tayo dyan ng threadlock para sure bull, no, na hindi kumalas. At kung kumalas man, eh matagal na gamitan, no? Okay, so naglagay po tayo ng threadlock. Pero gaya ng sinasabi ko mga idol, mas maganda ito kung ipapawelding nyo, no? Para sure bull kayong hindi kakalas. Okay, pawelding o pa-discartihan nyo sa welding shop. Ayan, sila na po yung bahala kung ano yung gagamitin nilang pang-welding dyan. Yun. So higpitan natin. Ayan, so gaya ng sabi ko, discarte nyo na po kung paano nyo yan may higpitan. Kasi may kanya-kanya naman tayong mga diskarte sa buhay. Okay? Yung sa akin dito, naglagay lang po ako dyan ng threadlock. Kasi walang malapit na welding dito sa amin ngayon at wala tayong welding dito. Okay, so higpitan natin ng maayos. Katapos natin malagyan ng threadlock para sure bull, no, tatagal ito. Okay? Yun, no? Okay? So, after nyan mga idol ay tatanggalin natin, no, yung flywheel. Okay? So naikabit na po natin yung isang bolt na kumalas mga idol. Ang next naman na gagawin natin dito ay magkakalas po tayo ng flywheel. Okay, so yan po mga idol, no, nakikita nyo, baklasin natin to para malinis po yung nakasira po sa ating stator na bago. Kasi kung mapapansin nyo, wala na po dyan yung mga nakasira, no. Yan.
So gagamit po tayo ng puller para yan po ay mabaklas. Okay. So kung may mga tools kayong ganito, mas maganda. Kung wala, kaya naman yung mano-mano. Yan, tanggalin muna natin itong gear ng starter kasi lalaglag. Okay. So yan, pag natanggal mo yan, may mga maliliit na washer yan, mga idol. At saka yung pin niya sa gitna. Yun, oh, may nakita tayo ditong debris. Yan, oh, yan, oh, mga ribaba. Yan, kung ano yung tawag nyo dyan, yung mga nadurog na parts. Yan po yung nakatama dun sa ating bagong stator. Kasi gaya ng sinabi ko, hindi daw nilinis nila, binaklas lang yung stator at tinanggal yung ibang dumi dun sa may flywheel. At wala na, binalik na yung pinalitan na ng bagong stator. Ang nangyari dyan, mga idol, yun, gaya nyan, saan napunta yung nakabutas dyan or yung part na nabutas dyan, saan napunta, matik yan, nasa likod ng flywheel o kaya nahulog na po doon, tumalo sa langis. Okay, so ayun, oh, meron po tayong nakikitang mga particles dito na matatalim na pwede makasugat po sa ating bagong stator. Yun. So dito na po natambak yung lahat ng dumi, lilinisan natin yan, pati itong kanyang filter, kasi tambak yan dyan, sure ball. Dyan naipon lahat ng dumi. Okay, so tatanggalin natin yan para sure ball tayo na hindi na yan nahalo sa ating oil. Kahit na mayroong filter yan, kung marami siya, eh maaari din yang makalusot. Okay, at matalim po yan na maaari makabutas din ng ating filter. Yan. So para maiwasan natin yung pagkasira malala, eh linisin natin to, no, i-flushing natin o kaya magpalit po tayo ng oil, ganon. So yun din po yung ginawa namin dito, nilinis natin dito sa part na ito, mga idol. Ayan, oh. Kung nakikita nyo, di gumadukot. Ayan, ito yung sinasabi ko. Ayan, oh, diba? Ito yung mga debris-debris na galing po ng ating stator na nawasak. So yung mga doon, ulit ko, ito po yung nakasira sa kanyang bagong stator kasi hindi nilinisan, at yung mga dumi-dumi sa ilalim ay bumalik lang po, umikot-ikot lang po. Ayan, oh. At may nakalusot din ng mga maliliit na particles sa loob, no? Mga debris-debris ng nadurog na part ng stator. At yun din po yung dumikit sa stator kaya nagkaroon problema, na damage uli. Kaya yun, panibagong palit si tropa. Advice lang po, pag magkaroon po ng damage dito sa stator, ay, no? Baklasin natin, linisan natin. Aray ko. Para sure ball tayo na hindi mapapagastos si customer. Yan, linis lang po. Saglit lang naman po tanggalin yung mga yan, eh. No, huwag tayo matamad magtanggal. Para din naman sa atin yan, eh. No? Ayan, oh, napakaraming dumi. So nakita nyo naman yung pinakita ko sa inyo kanina na mga debris, no? Tapos buga natin ang hangin yan mamaya. Okay, so lilinisan natin, tapos update yung kayo mamaya, no? Sasalpak natin yung bago, linis din, salpak lahat. Okay, then i-update natin kayo mamaya kung ano pa yung problema ng kanyang makina, no? Kasi ito, ayaw ito mag-start, mga idol. Okay, so tingnan natin mamaya. Okay, update ko na lang kayo. Ayan, o. Ayan, o. Larot bunay ay buho. Ayan, sa pa. Okay. Diri. Ay, dikit daw, dikit. Klaro ang bitlog. Ayan, sa pa. Diliwat. Okay, dire. Susi. Beri susi. Wow, ang klik la. Andar dayon.
Daisy. Gaano ba kalakas yung kanyang regulator? Ay. So yun, nagalito lang muna yung video natin mga idol, mga tropa. Sana minuha ko yung tips at kalaman dito sa video na ito. At sana nagustuhan nyo yung ating ginawang video ngayon. At baka naman pwedeng painis ang subscribe dyan. Pahit na rin ang ating notification bell para lagi tayong updated every upload natin dito sa ating YouTube channel. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Pero bago yun, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Elmer Galio. Shoutout tayo kay Sir Ariel Ong. Shoutout po tayo kay Sir Road Works Ideas. Shoutout po tayo kay King Gali. Shoutout po tayo kay Willie Asas. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa ating latest video para sa ating next pa-shoutout. Salamat po. Tara, panuwang click la. Wow, one click. Ang mga mukha. Okay na.